Hello. Kain po tayo, Indomie. Maanghang, nilagyan ko sili. Nilagyan ko sibuyas para may iba naman. Nilagyan ko ng kamatis, tsaka bell pepper. Kakamis kumain ng noodles sa Pilipinas, tapos may kanin, may tuyo at kape. Ang trinay ko lang siya para may iba. Tapos nilagyan ko siya ng tomato sauce. Ginawa ko kanina. Pataya. Sarap nito. Ganyan pag fasting. Di nawawala yung ganito. Dami pa natira. Dami kong ginawa. Dinala sa kabilang bahay yung isang ganito. Ito natira sa bahay. Eh, yung mga bata, di naman mahilig kumain ng mga ganito. Yung nanay lang tsaka yung tatay. Yung mga bata, mahilig yun yung mga chichirya. Sibuyas. Hindi ako makain ito eh. Simula nang nag-abroad ako sa Lebanon, yung mga amo ko mahilig sa sibuyas. Pati ako nahawa. Eh, bawat kain ko ng kanin may sibuyas. Minsan sa tinapay, lalagyan ng sibuyas, tapos lagyan na ng isang hiwang manok. Ayun na. Ito lang kanin. At dito, ganun na rin. Gaso na sana. Sa totoo lang sa Pinas ako, hindi talaga ako makain ng sibuyas, promise. Sa lasa pa lang, ayoko na. Amoy pa lang, ayoko na. Pero iwan ko nung nang-abroad ako. Dahil araw-araw kumakain yung amo kong lalaki na ng sibuyas sa Lebanon. Hindi ko alam bakit nakain ko na inganyo ako. Kahit bawang, bawang ako kumakain ako pag sa sinangag. Pero yung bawang lang na hindi sinangag, hindi ko alam na kumakain na rin ako. Kahit sibuyas na hindi luto. Ang sarap pala pag sa kanin. Kahit hindi siya luto. Ewan ko, ba't kumakain ako yan? Siguro walang choice kasi wala ibang makain. Kailangan na rin kumain. Kaysa maguto, anghang pala. Ang sarap ng sibuyas. Alam niyo yung burgol? Burgol sa Lebanon tawag doon. Yung kulay pula na para siyang bigas. Pero di siya bigas ha, para siyang brown na maliliit. Ang sarap nun sa sibuyas, na hilaw, tapos yun, tsaka yung tinapay na kubos yung tawag nyo ganito. Yun yung pagkain, tanghalian, hapunan, yun na yung ginagawa ng mga amo ko doon. Yun na rin yung tanghalian at hapunan ko. Ang sarap with, inuman mo ng tea. Yung isang ganitong plato mong kanin, yung hindi yung kanin kasi burgol tawag doon eh. Hindi ko alam kung ano yung sa Pilipino. Yung brown na maliliit, burgol yung tinagtara ng mga limang pirasong mga kamatis. Gigiling mo siya sa blender, tapos ilagay mo siya sa parang kasirola, pakuloy mo ng kaunti. Lapilang mo ng kaunti, tapos ibuhos mo yung kanin na yun na yung burgol na binabad sa tubig. Ang sarap. Tapos kisahin mo lang siya hanggang sa matuyo, hanggang sa maluto na yung burgol. Hindi ko kasi talaga alam mo ano yung sa Pinoy tawag doon. Ang sarap niya, promise. Dito sa Saudi may nakikita ko, pero hindi sila nagluluto o kumakain ng ganun. Pero doon, number one, yun lang yung lulutoy ng amo ko. Yun lang yung tanghapunan at tanghalian namin. Kahit ganun sila, mayaman kasi sila. Kahit ganun, yung pagkain, naubos yung isang kasirola, promise. Pag naimatira pa nga, tinitira ko pa rin. Masarap kasi siya, lalo sa sibuyas. Wala kain ako, pero hindi ako tabahin.
Sama, lagyan ko pa ng flyfill. Flyfill tawag. Bell pepper sauce. Masarap kasi. Parang ako lang sarap na sarap ah. Gawin nyo to. Masarap. Para guha ka na sa sinabawang isda na may sibuyas, kamatis, kaso yung nilagay mo, noodles. Indomie kasi ito eh. Masarap kasi yung indomie, promise mo lasa. Mangha nga lang. Lagyan ko kasi ng habhar. Lagyan ko nila ng siling mahaba. Tapos nilagyan ko pa siya ng yung anghang ng sa loob ng indomie, sa loob ng noodles. Kaya, manghang. Di ako pala kaya ng manghang. Nahawa na rin ako dito. Kasi dito halos lahat ng pagkain nila nilalagyan ng manghang. Kahit mga bata pala kaya na ng manghang. Kaya yun, pati ako. Pero masarap, promise. Yun nga lang, bagong ligo ko lang, pawis ulit. Gaya mo ang hang. Sarap kumain, tapos nakapatong pa yung pawis. Wala, kahit nandiyan sila. Kaya nakapatong pa pala, sarap pag may tuyo. Tapos may kape. Kaso mag alas 3 na ng umaga, madaling araw. Pag nagkape pa ako, baka alas 12 na ng tanghali, tulog ko. Natatakot lang ako. Alas 12 na tanghali, tulog. Kaya hapon na. Natulog alas 11 ang putik. Kakapanood na, kakabingwit ng banana. Putik, di naman bumabalik yung mga banana. Dami kong nadikitan, walang bumabalik. Sayang lang. Kaya sabi ko, hayaan na. Pag di bumalik. Napuyat, nagising as 4 na ng ng hapon. Amo ko nakaupo na sa sala kumakain. Sabi ko gagawa pa ng pagkain. Sabi niya huwag na, nakakain ako. Buti din nagalit. Tawa na tawa. Kasi amo ko lang naman kasi yung lalaki yung magang gumigising kasi may pasok. Pero lahat sila tulog. Magigising pa sila mga alas 6. Mga alas 6 pa ng gabi sila gigising yan. Kasi matutulog sila mga alas 8. Tulog sila tuloy-tuloy yan. Ay, yung alaga ko maliit. Tulog rin. Ma'am! Ma'am! Yung alaga ko lang may sakit yung madaling magising kasi konting ingay gising agad. Kaya dalawa kami laging na unang gising. Pero kanina, hindi ko talaga namalayan. Yung oras, tapos yung alarm, puti. Di ko na naramdaman yung alarm. Sabi ko, patay ako sa amo ko. Pagkakita ko sa oras, tumakbo lang sa kusina. Pagkakita ko, nakaupo na kanood na lang. Nanood ng TV sa sala. Siya na rin gumawa ng pagkain niya. Sabi ko, bahala ka dyan. Ayaw mo. Ito na lang yung luto ko. Yung napay na to. Para sa amo kong babae. Kasi amo kong lalaki, di naman fasting, yung babae lang. Yan na lang, niluto ko. Wala naman. Walang narinig. So, kung kanila may marinig, uwian ko sila lang. Dami pa. Sige, dyan na sila. Nagsidating na. Sige na. Kasi nagluto rin ng sarap to. Bye.